Kaya nga ako, hindi ko credit card yung ginagamit ko eh. Yan tayo. Yan tayo eh. Credit card ng kapatid ko yung ginagamit ko. So, tingnan natin ang mangyayari mo. Pang-factor authentication mo pala yan, ha? Ito pa pala yung ma-share ko, guys, na ano, na tips pag ganyan na nag-online kayong bumibili tapos gagamit kayo ng card. Hindi kasi, pag sa huwag kayong maglalagay ng debit card, mas maganda credit card. Kasi, pag debit card, hindi nyo na hindi kayo makapag-complain, hindi kayo makapag-file ng... May dinilimit ang credit, debit ha, di ba? Hindi, pero oo, kasi pag wala naman yan, ng debit, wala magagawa. Hindi, natutunan ko to sa mga sa mga financial gurus. Hindi, totoo to, kahit saan, kahit hindi lang sa games eh, kahit bumili ka online, mas safe talaga yung credit card. Kasi makakapag, anong tawag dito, yung marirefund mo, makakapag-complain ka. Pero pag kasi debit card, yung chances na makuha mo yung pera mo uli, wala kang security. Compare pag diba credit. Diba ganun ng GCash? Parang debit-based siya? Oo, kaya nga, for me, gumamit na lang kayo ng credit card pag bumibili kayo online, games man yan or anything. Kasi, pero pagka yung yung debit mo, walang laman, saan mas lang magagawa? Hindi. Siyempre, yung may laman naman daw, madedecline yun eh. Pero yun yung payo ko sa mga use. So yung payo ko, ubusin mo yung laman ng debit card mo. Para walang value, zero, no? Hindi, yun, for security purposes na makarefund ka, makapag-complain kapag na may mga purchases na credit card ang gamitin nyo. Kasi mayroon protection yun. May buyer protection ng credit card. Pero ang debit card, wala talaga siya. Kung gusto yung extra layer of security, gumagamit ako ng Wise, virtual credit card. Ayun, pwede din yun, actually. So, nagtatapap lang ako. Much better na yung ganun. Yun, mga ganun. Oo. Or gagamitin ko yung credit card ng kapatid ko. Mas maganda yun, di ba? Super secure, yes. Yun nga kanina sabi ni Shelly, hindi natin sure kung legit ba yung source. Kasi nag-breakout ng news na to, si Cyber Daily. So sila yung nag-breakout ng news nung sa Insomniac Games dati. Na-confirm na totoo yung attack. Kaya meron silang parang legitimacy na, okay, reputable source to in short. Basically, yung site claim nila, yung ransomware group na Mogilevich, sila yung culprit. Tapos, nagbigay sila ng deadline kay Epic Games na March 4. Ilang days na lang. Monday. If not, i-release nila yung data outside. So, meron pa tayo hanggang March 4 para tingnan natin. Hopefully, fake to. Hopefully, wala silang nakuha. Sana. Update namin kayo next podcast, guys, kung meron. Hopefully, sila. Kung kami nabawas sa account ni Shell. Hindi na ako makalagin sa Epic Games account ko. Oh my God, no. Ninakaw yung mga free games ko. Wait, kung sino man po yung may anong tawag dito? Mogilevich? Sige. Hello, friends tayo. Sige, ay nako. Friends tayo, peace. Peace out. Anyways, bago tayo punta sa ating next topic, basahin lang natin yung comment. Kay reconnecting page, kumakata yung naipon, sorry. Every end po lang ng topic, dalam yung basahin yung mga comment. May question po, mas maganda po ba yung director or director's advisor or the series creator itself? Kung mas paganda ko siya yung director. Ang problema kasi hindi sila talaga marunong mag-direct. Yeah. So, okay lang na advisor sila, in short. Kasi, tingnan niyo yung Game of Thrones, advisor si J.R.R. Martin, nung first part, di ba? First four. Okay yung mga yun. And then after a while, nagsulo na. Mga showrunners na yung nag-ano. Nagsulo na si DNB. And then sabi niya, buti na lang yung payment info ko is free, haha. Yes, sa Epic Games. Yes, ingat na lang, baka ma-hack yung free account mo. And then hackers with the help of AI are very scary. Yes, kasi gagiyahin nila pati pag bumukha mo. So yeah, yun yan. As mentioned, that's all the topics we have today. Go, outro. Ay, wait lang. Hindi mag-outro. So, yun na. Hindi, yung aso. Si Pot. Pasok mo si Pot. So, yun na guys. That's all our topics for today. And if you have any topic suggestion, so leave lang kayo ng comment sa Facebook, dito ngayon sa... Pwede din diba sa Spotify? Twitch! Sa Spotify, sa YouTube, sa TikTok, sa lahat ng platforms. Pwede din kayong mag-send ng message and check out din ninyo ang pinoygamer.ph website. And if you would like to support us, you can follow, like, and comment, and subscribe depending sa anumang platform. Yung mga sinabi ko nga kanina, just search Pinoy Gamer and also search na din ako. Pa-follow na din guys, pa-support Pearly Chell. And to join our discussion, we are available again every Friday or Saturday sa Pinoy Gamer Discord server and sa Twitch.
Mostly Twitch. Actually, tsaka sa aking Facebook page. And if you'd like to be our guest, again, just let us know. Send kayo na message sa Pinoy Gamer and sa akin din. And if you want shoutouts, just comment sa video. Like, lalo na sa YouTube. Di ba may mga nagpapa-shoutout din doon? Yes. Sabi nga, ang ganda ni Shell. May utak. Ulo! Wow! Tarusha! Happy birthday! May next tip pa. So, ayun. And again, I would like to introduce our co-host. Hi guys, size 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% geek. Thank you. And again, I'm Pearly Chell, your correspondent from Pinoy Gamer. Single pa din ngayon 2024, pero ready to mingle. And last... Yes, ano nga pala si Zero, yung OGT for today. Shoutout nga pala kay Jane Tatters, Reconnecting PH, tsaka kay Ayam Pasupa, Orlam Pasupa. I don't... So shoutout, yun lang yun. Thank you sa support, guys. Paalam, yun na lang. Salamat.